Sa isang compound sa Taguig City natunto ng mga taon ng PNP Anti-Cybercrime Group ang bahay kung saan daw may child pornography. Pasok. Mga bata, labas mo na. Sa ground floor, nadatna ng mga lalaki at babae kasama ang kanika nilang mga anak na nanonood ng pelikula. Sa second floor, tumamban ang tatlong menor de edad na bata. Bidyuhan po doon, nakaano na kaubad. Dalawa hanggang tatlong katao ang cashier rito sa kwartong ito. Bali, dito na rin mismo isinasagawa yung operasyon nung may-ari nitong bahay. Yung mga bata mismo, dito itinatayo. Para malibang yung mga bata at hindi mag-iiyak, meron silang pinapapanood na mga cartoons, punong-puno ng cartoons, DVD rito. Foreign pedophiles daw ang kliyente ng nasa kabilang linya ng chat. Hilig daw nito na makakita ng dalawa hanggang anim na batang nagtatalik o kaya ay nagpapakita ng masaselang bahagi ng katawan. Kung isang boy o isang girl, 4,000 siya. Kung dalawang boys, dalawang girls, so 6,000. Pag boy and girl na may actual ano, isa 8,000. Three girls and one boy, 12,000. So depende sa dami. Nauna nang nahuli ang pedopilyang Australiano sa kanyang bansa na parokyano ng child pornography rito sa Taguig. Foreigner na agent ang ginamit para masakote ang pasimuno rito sa Pilipinas. In the investigation, it led to the identity of the facilitator. Ang tumayong facilitator ng cyber sex den, ang 7 buntis na nakilalang si Joan Santos. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Ang tatlong batang inabutan na pag-alamang magkakapatid pala. Ang mga kapitbahay wala raw alam na may ganitong operasyon sa kanilang lugar. Itong mga to, hindi taga doon. Doon sila sa medulo. Pero parang kapunta. Close, so hindi nyo naisip na gano'n ang nangyayari. Patuloy ang koordinasyon ng PNP sa Australia Federal Police para madakip pa ang ibang facilitator na nagkalat umano sa bansa. Cesar Apolinario, GMA News.